Nako! Kulang na. Kulang na yung cash ko. Baka mamaya malito ka. Baka kung saan yung mapunta, dai. Hi guys! So, welcome to my YouTube channel. So, ito na nga. Kulang kasi yung cash ko eh. Yung wallet. Grabpay wallet ko. So, anyways, yan, buti na lang meron tayong mga ways. Wow. Ayan, so, sino sa inyo yung mga nagka-cash in using Gcash app? So, paano nga ba? Ayan, alamin natin ng sabay-sabay. So, let's get started! Okay, so, i-screen record ko na lang to guys, no? Para sabay-sabay tayo dito. And, of course, pag in-open natin yung... Ayan, punta mo tayo sa Grab. Ayan, wala ko connection. Mag-ano muna tayo. Okay, Wi-Fi or data. Ayan. So, syempre, pag nasa labas ka, more on data yan. Ayan. Especially kung mag-Grab card ka. And sa ngayon, dahil nasa bahay lang naman, I have to deliver some food. Hindi, deliver. Ako talaga mag-deliver. Ayan. So, pag kinlik natin yung cash in, ayan, meron ditong mga all cash in methods. Ayan, may mga e-wallets with InstaPay, online banking with InstaPay, link bank account. Yan yung pinakaano ko before. Ayan, then cards and then in-store. Kasi dito sa link bank account, medyo may mga password and everything. Though sa e-wallets, ito yung gagamitin natin ngayon. Ayan, using Gcash. And, ayan, pag kinlik nyo kasi siya, cash in with your e-wallet, you have to choose Gcash or Paymaya. So, I have to choose Gcash. And then, pag sinelect nyo na siya, ayan, may instruction lang siya, napupunta ka pa rin sa pinaka-app ng Gcash. So, punta na tayo dun para ma-explore na natin siya. Close muna natin siya. Balik. Okay, so punta tayo sa Gcash na app. Ayan. Okay, so yan, enter mo lang yung MPIN or OTP. Okay, yan. Okay, may mga ads yan na lalabas. And, ayan, nakikita mo kung may available balance ka pa. Kasi mamaya wala rin pala. Okay, you have to select the send money and send to bank. Ayan. Kasi before ang ginagawa ko, pay to bills. Ano bang bill meron ako sa Grabpay, no? Ang hihingi rin kasi yun ng reference number pag sa pay to bills. So, select lang natin yung send money, then bank transfer, then select partner banks. Yung tatlong dots dyan na view all, yan, click mo lang yan, hanapin mo yung Grabpay. And then, select mo yan, then amount, for example, 2,000 or 20,000, tsara. Tapos, account name, ayan, for example, diba? Yan. Yung account number mo, hindi ito yung sa bank account mo, okay? Ayan yung cellphone or mobile number mo na naka-register sa Grab, okay? Sa Grab, hindi sa Gcash. Pero kung same lang, mas okay. Kasi baka mamaya malito ka. Baka kung saan yung mapunta, die. Okay. For example, ayan. Oh... Okay, so send receipt, ayan. Maglagay ka ng email kung gusto mo ng parang assurance lang na or ma-notify ka lang na talagang na-receive mo yung amount na yun. Okay, pero optional naman siya. And then, last November 1, 2020, nag-start na yung 15 pesos na fee kada transaction. So, might as well na mas malaki na yung ilagay mo. Kung alanganin ka naman or saktuhan lang din yung nilagay mo and then magka-cash in ka na naman, sayang din mo, di ba? 15-15, sayang din yan, nakakabuo ka na ng milk tea. So, click mo lang yung send money, di ba siya kiklik guys, ay baka mag-ano eh, dami pera, tsa. Ayan, so, once okay na, check mo yung pinaka
punta ka dun sa Grab mo. And then, ayan, nakikita mo naman, automatic siya, real time siya. Kasi, ginamit ko na rin siya sa ano eh, hindi lang naman sa Grab car, Grab food. Ginagamit ko na rin siya pang pay ng mga bills or sometimes sa pag-grocery, especially sa SM. Ayan. Kaya tinatanong ko eh, kasi malaking points din yan. Okay, so, ayun lang guys. And sana, sana mas napadali ang ating proseso. Proseso talaga. Ayan, parang, ano ba yun yung iba? Kasi hindi alam, like, ano ba yung account number? Ano yung ganun? Ano yung 11 digits pa kumanghulan ng iba? No, though, alam ko yung iba, alam na to. And I just want to share everybody kung ano yung mga tips lang na paano mag-cash in dito sa Grab. Okay? So, there you have it. Thank you. And see you on my next video. Bye! You're one.